Sir, general reaction ng po dun sa revocation ng amnesty ni Senator Trillo? Well, sa akin, for a non-lawyer, simple lang yung aking pananaw tungkol sa batas. Ano? Yung Kongreso, kami nag-enact, nagpapasa. Yung korte, sila nag-i-interpret. At sila rin yung, siyempre, sila nag-i-interpret, sila yung may karapatan na mag-issue ng arrest order. Yung executive branch, sila yung taga-implement. Naninibago lang kami, being one of the three branches, ano, na parang na-encroach yata ng executive branch yung function ng mga korte, which is yung pag-i-issue ng arrest order. Having said that, no, this is one novel case that the Supreme Court eventually may interpret, ano, or rule on. So, there's also such thing as presumption of regularity. So, naglabas ng proclamation ang presidente, pirmado niya, at sinasabing declared void ab initio, meaning from the very beginning, hindi valid yung kanyang amnesty. And may mga sinasite. So, hindi kami pwedeng mag-comment doon sa mga merit, sa merito ng proclamation ng inisyo ng Pangulo. Bagkos, intayin na lang natin, total, si Senator Trillanes naman, pupunta sa korte para tanungin ano ba talaga yung legality or constitutionality noong pag hindi naman revocation eh, parang dineclare na void, di ba? Voided ang tamang term sa halip na na-revoke yung amnesty. So, it is up to the court, no? Kami mismo, while nagkaroon kami ng unanimous position ng mga senador na huwag namang mag-encroach sa dignidad ng institution by effecting the arrest right inside the Senate premises. Mm-hmm. Yun lang aming position. And I'd like to correct na hindi naman siya under the custody of the Senate President. Because when we say he's under the custody of the Senate President, it means that we recognize that he's a detention prisoner. Mm-hmm. Di ba? Wala pa tayo doon. Precisely, we are waiting for the proper authority, which is the court, to interpret yung proclamation ng Pangulo. Sir, so yun ang aking pananaw. Pananaw ko simple lang eh. Kasi delineated lahat yung under our constitution. Napakalinaw naman na korte ang bahala doon sa kanilang dapat gawin. And so with the other two branches. Sir, kasi yung AFP, one of the basis is hindi raw nag-file ng proclamation. And sinabi kahapon ng AFP and Department of National Defense, hindi pa lang nila nakikita. So dapat tamang kaya nga, it's up to the court. And this will entail a lot of document production. Mm-hmm. Kasi matagal na ito. So each side, the executive and of course the camp of Senator Trillanes, sila yung nagre-retrieve ng mga dokumento to put up their own defense, ano, para doon sa pag-question nila doon sa proclamation. Sir, just to clarify, you're not questioning the proclamation, the manner ng on which... Hindi. Ang sa akin lang, basic, ano, based on the constitution, may sarili ng functions, yung executive, legislature, at saka yung judiciary. And ang on question here is tama ba o hindi tama yung pag-i-issue ng arrest order o effectively an arrest warrant by the executive branch on any individual, for example, for that matter, in this case, Senator Trillanes. Yun ang pinaka-contentious issue rito, which will be resolved eventually by the proper court who, under the Constitution, sila yung interpreter or final arbiter. Sir, for your in your opinion, anong dapat gawin ni Senator Trillanes? Kailangan na ba niyang sumama dun sa mga PNP and AFP? Hindi, naggawa na kami ng posisyon namin na hanggang nandito siya sa loob ng Senado at under question naman yung kinu-question pa yung arrest order na lumabas. Eh, he can stay here, but the moment he steps out of the Senate premises, he's on his own. Iba yung kapag ang arrest order ay nanggaling sa isang competent court. In the case of Senator De Lima, when the court issued an arrest warrant, a warrant of arrest against her person, kusang loob naman siyang sumama or nag-surrender. In the case of Senator Trillanes, he made it very clear also na okay, pag may lumabas na warrant of arrest issued by a court of law, then
he need not seek sanctuary, quote unquote, dito sa Senate premises. At bagkus, kusang loob siyang lalabas at sasama at magsusurrender sa otoridad. Malinaw yun. So with this issue, do you... It so happened na medyo unprecedented yung nangyari na yung Malacañang mismo ang effectively nakapag-issue ng arrest order. Probably the proper or legal, this is my own opinion, hindi naman ako abogado. Ang proper procedure siguro na ganap, na void yung proclamation granting Senator Trillanes amnesty and then submit to the court para mag naginawa ng DOJ, mag-motion na lang to reinstate the warrant of arrest no? Na na-issue sa kanya before that caused his detention. Remember, meron namang civilian court na nag-handle noon. So, I think by the mere act of DOJ to file an ex parte motion, an urgent ex parte motion sa Makati Court na dati nag-handle ng kaso niya, dapat yun ang nasunod na procedure instead of incorporating in the proclamation issued by President Duterte nakasama na yung pag-aresto. Kung nangyari lang na dineclare na void yung proclamation number 75 and then leave it at that and then kasunod yung pag-file ng motion sa court ng original yung original court na nag-handle ng case niya na mag-issue ng warrant of arrest, wala siguro problema. Kaya lang nagkaroon ng problema and so many lawyers are questioning yung legality or constitutionality ng executive branch exercising the function or authority of the court, of the judiciary. So yung nangyari ba, may implication you think sa Senate? I mean, yung nangyari kay Senator Duterte? Wala, life goes on. As a matter of fact, he's attending our regular session. And then he's participating in our caucuses, and then he is performing his functions as an elected senator. Yun lang, of course, kasi pinag-uusapan pa yung issue, hindi pa na-resolve yung issue na constitutional ba yung pag-order ng arrest niya. And to us, we don't want to touch that because, again, sinabi ko kanina, meron tayong tinatawag na presumption of regularity. So we assume na yung act na ginawa ni President Duterte na kasama yung pag-order ng pag-apprehend regular unless reversed by the proper court. Sir, masasabi niyo bang medyo naiipit ngayon between sa executive tsaka protect, hindi naman protecting pero... No, hindi naman. Kasi nga, I think and I heard that SP Soto, Senate President Soto, has already communicated this to Malacañang, that the action taken by the Senate is that we will not allow a member, in this case, Senator Trillanes, to be arrested within the Senate premises. So I don't see any conflict between, well, we honor and we give the presumption of regularity in the exercise of the executive branch, in this case, the President. Ganun din, binibigyan din naman namin ng pagpapahalaga yung institution. Yun lang. May liability ba yung kung illegal na arrest? Liability nino? Yung affecting the illegal arrest? Depende kung ano yung magiging resolution ng korte, maliban ng Supreme Court. Or sabihin na Makati Regional Trial Court na hindi na pwedeng i-reinstate yung kanya warrant of arrest. Then it is up to Senator Trillanes to pursue kung ano yung gawing, kung ano gusto niyang gawing tawagin natin yung sinasabi mong possible liability ng mga tao na involved sa pag-arrest. Sir, involved pa ba kayo na sa nangyari sa pag-arrest? Hindi, lahat kami nagulat eh. We weren't expecting that eh. So when it happened, we took a look, we read the proclamation, and yun, ang unang pumasok sa isip nga namin, while merong presumption of regularity, at the same time, parang unprecedented ito nangyari na yung executive department nag-issue ng arrest order, which only happens during martial law, dahil nga, di ba merong ASO, tinatawag ng arrest, search and seizure order, na even without an order from the court,
yung executive branch can do everything practically. Is it fair to say that it's a move by administration to decide that it's case? I do not know that. Ano? I don't want to second guess kung ano yung intention dito or ano yung motive. I don't think it's proper for us senators to ascribe motive on Malacan. As president, sir? Walang president. This is unprecedented. Kaya sabi ko, Nobel case ito eh, ng sa Supreme Court. No? Kasi first time naman nangyari, after martial law, na even under the 87 Constitution, kung babasahin natin yung provision sa declaration of martial law, wala rin ganyan eh. So this is really unprecedented. And we are as anxious as you are, as curious as you are, how the Supreme Court will act on it, if and when it reaches them. Because you said if they can do that to a Senate, implication on sa Senate. Kaya nga dapat ma-resolve itong issue once and for all, para nasa ganoon, ma-establish yung clear jurisprudence doon sa kasong nangyari kay Senator Julianes. Senator, thank you po. Ano na?